ng Filipinos. Ibig sabihin, both sexes po siya. And ang breast cancer, 99% sa female and 1% sa male. Kaya lumalabas, siya po ang pinaka-common cancer sa mga Filipinos. And may tinatawag po tayong annual incidence or new cases. Taon-taon po lumalabas, may 27,163 breast cancer cases. So pag wala po tayong gagawin, hindi po tayo mag-spread ng ganitong advocacy or awareness campaign, patuloy natataas po itong mga kaso. Kaya tama po itong ginagawa natin every October so that madami po maging informed and malaman po nilang kahalagahan ng early detection. Kababayan o sa ating kababaihan, tumataas yung chance nila na magkaroon po ng breast cancer. Pero hindi po nangangahulugan kung wala po siyang risk factors. Take note ha, kung wala po siyang risk factors, hindi po siya makakaroon ng breast cancer. Hindi po ganun yun. May mga tinatawag pa rin po tayong idiopathic or unknown. O hindi po natin may paliwanag bakit nagkaroon po ng breast cancer yung pasyente. But may tinatawag po tayong major risk factors. Ito po yung wala na tayong magagawa. Number one, yung edad. Habang patanda po na patanda ang babae, lalo tumataas yung risk niya na magkaroon po ng breast cancer. Okay? So wala na tayong magagawa dyan. Lahat naman po tayo, tumatanda. Pangalawa, we have sex. Sabi ko nga, 99% sa females, only 1% sa males. Genetic predisposition. May 5-10% of breast cancers na namamana. Hereditary ang tawagin. So, wala na rin po tayong magagawa dyan. Nasa genes na yan, na alam nyo naman po yung nangyari kay Angelina Jolie. Diba? May namana yung breast cancer, nagpa-test po siya, and naging proactive siya, nagpatanggal siya sa ng breast. Diba? Kung walang breast, walang breast cancer. So, yun. Yun ang kanyang naging action. Dahil nalaman niya ahead of time na she's susceptible to have breast cancer. Yung BRCA1, BRCA2 na test. Yung previous breast cancer. So kung nagkaroon po kayo ng breast cancer, let's say 10 to 20 years ago, pwede pong bumalik at sa kabila naman. So kung nasa kaliwa yung breast cancer mo dati, pwede pong sa kanan naman yung susunod na breast cancer after 10 to 20 years. And then we have the intermediate risk factors. Ito po, pwede po tayong may magawa. Okay? Pwede po tayong kahit paano mabawasan yung risk natin dito. Number one, yung hormonal factor. Okay? May tinatawag po kasi estrogen exposure. So kung pwede nga lang mabawasan yung exposure sa estrogen, kasi yan po ay nagpapataas din ng risk ng breast cancer. At madami pong bagay na nagpapataas ng estrogen. Kaya kung kayo po ay may inip mga gamot, supplements, consultan po muna yung doctor kung ano po mga kanyang side effects. Pangalawa, irradiation. So yung mga main studies na lumalabas, babae, less than 30 years of age, pag na-expose mo sa x-ray, CT scan, tumataas na po yung risk. Okay? Number three, yung benign breast disease with severe atypia. Madami po sa ating bukol sa breast ay benign. Pero akala po ng ating kababaihan na nothing to worry. Kasi pag lumabas sa histopath or pathology findings, may severe atypia, yung kanyang benign condition, risk factor po yun. So dapat bantayan po yung kanyang bukol. Okay, ibang benign hindi tinatanggal kasi pag tinanggal yung benign, pabalik-balik. Pero kung may finding na severe atypia, mas magandang tanggalin. Next, yung diet. Okay? So, diyan po papasok yung high-fat diet. Ibig sabihin, pag sobra-sobra po yung calories intake, so magiging po ng weight, yun po yun. Yun po yung sinasabi na diet.
na dapat kontrolin po yung diet kasi makakulong po yan sa pag-prevent ng breast cancer. And last po sa intermediate yung alcohol. Proven na po yan. Ang dami na pong studies na talaga yung alcohol is a risk factor. So yung mga hindi po nagsisimulang uminom ng alak or hindi siya hindi pa nag-iinom ng alak na, huwag nyo na pong simulan. Gaya po yan ng yosi or cigarette. Kung hindi nyo pa nasusubukan mag-yosi, huwag nyo na pong simulan. Dahil talagang proven na po yan, carcinogenic, nagkakos po yan ng cancer. At alcohol, pwede na pong iwasan. Sabi, di ba sa study dati, moderate intake of alcohol ay good for the heart. Ngayon, sa sakit na cancer, there is no such thing as safe level of alcohol. Lalo na kung nasa layo nyo, yung breast cancer, maganda ho, zero alcohol. Yung po ang sabi natin mga experts. And lastly, we have the minor risk factors. So, obesity, kasi kamakailan lang talagang established, it's another risk factor. Sabi ko nga kanina sa diet, di ba? So, mahalaga po exercise. Kailangan po tayong galaw-galaw upang makaiwasin po tayo sa sakit na cancer. And then lastly, yung benign breast disease with mild to moderate atypia. So, yan din po yung finding sa istopat. Pag pinabiopsy po yung bukol na benign, pag mild to moderate atypia lang, kahit pa paano, may ando pa rin yung risk, di ba? As compared sa severe atypia, medyo intermediate yung risk. So ito po yung mga dapat tandaan, risk factors, pero hindi po nangangalagan na kung wala po yung mga risk factors na yan, hindi po tayo magkaka-breast cancer. Kasi andyan po yung major, di ba? Wala na magagawa dyan eh. Yung apat na major risk factors. Next please. Biennial, every 2 years, clinical breast examination to screen for breast cancer. Ang clinical breast examination ay ginagawa po ng ating mga doktor. Okay, so dapat kumunsulta po sa doktor. Kailangan pakapwa po yung breast. Sila pong bahala dyan kasi may mga type of breast cancer na talagang dun lang niya ma-identify sa pagkapwa sa physical examination. Doc, that's twice a year, no? Twice a year. Yeah, not every 2 years, yeah. Twice a year, kailangan ikapa ang sarili ng suso. Yes, yes. So kasi yung sa mga ibang lugar na malayo sa clinic, malayo sa hospital, pwede na po yung self-breast exam or self-check. Basta malaman nyo po yung taong paggagawa. Pero kung may mga nearest hospital naman or clinic na may doctor or healthcare provider, go for the clinical breast exam and mammography. Next.